Ako po si Maxine Aliego. Ako po ay half Pinay at half Australian. Ako po si Francine, half Australian, half Pinay. Ako po si Angelo. Ang nanay ko po ay Pinay at ang tatay ko po ay Amerikano. Ako si Bridget. Ang nanay ko ay Pinay. Ang tatay ko ay Irish. Ako po si Evan Wainunam. Nanay ko po Pilipino, tatay ko po Australian. At German Australian po. May mga models, may mga entertainers, mayroong mga waitresses, may mga bartender, iba-iba na ang trabaho nila. So hindi ibig sabihin, pag nagpunta ka dyan, nakakita ka ng babae, na akala mo lahat nagbebenta ng aliw. Sa kabuuan, mali yung sinasabi na ang Angeles City, ang uri ng turismo ay para sa sexual lang na pangangailangan ng mga nagiging turista natin. So hindi totoo yun. Dinideny namin yun. Marami kaming mga mamamayan na marami mga foreigner na in love sa kanila. At sila'y nagpapakasal. Meron namang mga kababaihan tayong kababayan na gusto lang magkaanak ng may lahi. Kita mo yung mga artista natin, Pilipina mga magulang, pero mga magulang, mga nanay, pero mga magulang nila, mga Amerikano. Ako po si Presi Aliego. 37 years old. Isa po ako dating nagtatrabaho ng bar bilang isang dancer noon. Dati kasi mapabuko, tapos payat. Tapos ako po yung lumalapit sa kanila. Nakikipagbiruan, ganyan. Tapos maya-maya yan, di ko po ako namamalayan. Binayaran na pala po ako ng labas. Yayayin po nilang kumain, dadali po sa hotel, ganyan. Ang samay mangyari na sa inyo. Pinagsisisihan niyo po ba yung naging trabaho niyo po? Sobra. Hindi ko talaga kagustuhan. Kaso lang no choice eh. Kung wala kasing panandali ang sahod na kagaya niyo sa bar na ang sahod tuwing Lingguhan, hindi kagaya ng ibang marangal na trabaho. Abutin pa ng buwan ang sahod. Naging regular customer ko po siya. Palati niya ako nilalabas nun. Hanggang sa mag-click po kami dalawa. Naging karelasyon ko na siya. Hanggang sa umabot na sa magka-baby kami. Hinatid lang po kami sa ospital sa San Fernando. Tapos isang buwan po siyang hindi nagpakita sa amin. Hindi man po siya nagpirma sa birth certificate ng anak ko. Tumakas na po siya eh. Mataba po siya, malusog. Kulang na lang po doon sa ospital. Ginagawa siyang parang Santo Niño pag dumadaan yung mga pasyente, naghihip po sa kanya. Nanaw, sobrang puti. Sabi ko nga sa doktor, anak ko po yan. Kulang niya tayo. Ito. Ayan na. Kati, dalawa. Ito pa itira, o. Yung, ayan pa, akin na. Tipi, bawal mo na lang ito. Ano yung binibili mo? Pang amusan namin. Yan lang ba ang amusan niyo? Kasi yung mini-tubig. Yan. Sino mga kasama mo dito sa bahay? Si Mama, si Lola. Ano yun? Kung matamis.
ba tumatamis ah? Si Gamma minsan galit sa akin kasi masyado akong pasaway. Eh si Mama? Mabait. Maganda. Kamukha mo ba si Mama? Bakit? Kasi magkaiba kaming mukha eh. Magkaiba din kaming lahi. Ano yan? Salo-salo na lang kayo sa kape? Australian? O-S-T-R-A-Y-A. Mali. Hindi ko alam spell nun eh. Ako po si Maxine Aliego. Ako po ay half Pinay at half Australian. Tinawag ko siya na daddy, wala lang sa kanya, tuloy-tuloy lang siya. Masakit. Kala ko kasi papansinin niya ako, yung pala hindi. So ngayon ba may sama ka ng loob kay papa mo? Oo. Eh kung nandyan siya, anong gusto mong sabihin sa kanya? Wala. Alit! Mama! Ay! Ayaw mo bang sabihin sa kanya na ano? May tampo ka sa kanya? Hindi ko na sasabihin. Ayoko kasi baka magalit siya sa akin. Ma'am, bakit sa tingin mo magagalit siya sa iyo? Minsan tinutulak niya kami. Diyan. Now. Ya. Diyan, upo diyan, upo. Upo. Nakikita ko po siya noon. Araw-araw diyan po sa Walking Street. Ano lang, parang walang nangyari na yung anak ko, nakikita din niya. Tinutulak po niya. Yung sinasalita niyo na hindi maganda yung anak ko. Ilang taon po ba si Maxine nung pinakita niyo sa kanya? 7 years old. Wala po siyang sinabi. Basta pinigyan lang po niya ng 2 piso at saka 3 candy. Masakit sa akin. Kasi hindi siya yung na-acknowledge ng ibang ano, ng tatay niya. Ganyan. Tapos yung anak ko kapag nakakita ng mga foreigner, tapos yung mga anak, ganyan. Yung pati po siya nakikitawag na rin po ng daddy eh. Kahit hindi po sa kano-ano. English. English yan? Where is Mingming? Where is Mingming? Mingming, I will go to school tomorrow, Lida said to her pet cat. Minsan nagbabasa ako, minsan tinuturuan niya ako. Proud ka ba kay mama mo? Mm-hmm. Gano'n mo makakamahal si mama? 100%. May Jana? No, Jana. Tapos sasabihin nila sa akin, yung nanay mo, retarded. Sasabihin niya sa akin. Tapos si Maxine, todo, ano, yung pagtanggol. Sorry. Mingming, Lida said, supply. Supply. Sabi niya, ano, hindi retarded yung mama ko. Umiiyak din siya eh. Nasasaktan din. Pero kapag may gumaganon po sa akin parati, hanggang ngayon naman po eh. Kapag po merong ganun din, tinatakpan ko na lang yung tenga ni Maxine eh. Tapos sabi ng anak ko, kahit na ganun yung sinasabi nila, ma, para sa akin, ikaw yung hero ko. Minsan, sinasama niya ako pangalakal, pero pag may assignment ako, din niya ako sinasama. Eh, okay lang ba sa'yo na sumasama ka sa pangalakal? Mm-mm. Okay lang naman sa akin kasi magulang ko naman. Ano yung bibiling niyo dyan, Maxine, kapag ano, napuno niyo na yan? Kain. Kahit ano? Sardinas. Gano'n kadalas niyo ba yung ginagawa? Araw-araw. Minsan. Hanggang sa maubos yung araw, hanggang dumilim. Pag buong araw, pag maubos yung araw, hanggang sa gumabi, nakaka-100 pesos po ako. Pero pag kalahati lang, 25, minsan 15. Masipag. Super. Minsan madaling araw na siya umuwi.
Gano'n niyo po ba kamahal si Maxine? Sobra, higit pa sa buhay ko. Gagawin ko kahit mahirap yung pangangalakal, gagawin ko para sa kanya. Masipag po siya, ayaw niyo mag-absent. Ingat ikaw, baby, tama. Ng bata din. So, kasama si Maxine Aliego sa top. So, yung mga klase niya, kahit walang baon si Maxine, hindi sila naniniwala sa kanya dahil mukha sila daw siyang mayaman. Dahil siyempre, sa balat niya, itsura ng bata. Okay, next naman, dito naman. Okay, Maxine. Tinulungan niya yung bata niya dapat. Masaya. Nasabihan nila akong maganda. Totoo ba yun? Sa tingin mo maganda ka? Oo, bakit hindi? Kasi di kami paras ni mama ng mukha. Bakit gusto mo bang makamukha si Mama? Sa ngayon po ba, hinahanap niyo pa rin po yung tatay ni Maxine? Opo, hanggang ngayon po, hinahanap ko pa rin. Para po ituro ko po sa, halimbawa, kung meron pong tutulong po sa akin, ituturo ko yung papa niya, doon po siya nakatira para ipatawag. Kung ayaw man niya maniwala na anak ko yung si Maxine, yung anak niya, gusto ko po ipa-dinitest siya. Yun lang po kasi ang pag-asa ko eh. Para lang po sa anak ko yung suporta.